Talagang binabasa mo pa rin ang cookbook ni Arbogia. What if I told you I was giving you another chance? Kahit tagalinis lang ho ako, okay na ho sa akin yun. Very well then. You're hired. Malapit na ang karawan ng apo kong si Jenny. At gusto ko sanang ipagdiwang ito. Una natin itong isang rice cake festival. So kailangan ngayon palang ihanda natin lahat ng kasangkapang kailangan. There's the mung bean, red bean, Korean mugwort and jujube or the Chinese date. Wonderful suggestion, Jenny. Pwesto babaeng yun! Tama namang ipahiya ako! Hindi lang siya kay Papa nagpapalapad ng papel, pati na rin kay Joshua. Ipis na ba ang kailangan kong ilagay sa niluluto niya para tuluyan siyang madispatcha? Hindi pala aksidente yung pagkakalagay ng ipis dun sa gomtang soup! Ano ba sinasabi mo? Si Ivy ang naglagay ng ipis dun sa gomtang soup mo, Tay! Subukan mo lang sumbong kay Lolo. Yung mismong mukha mong isasabi ko sa kisame. Hindi kita isusumbong, Ivy. Hindi dahil natatakot ako sa'yo. Kundi nagmamalasakit lang ako sa lolo mo. Mr. Colejo, Mrs., nice of you to come. Please enjoy the evening. Thank you for coming. Thank you for coming. Attorney? I'm Juliet, JC, potential investors for our new brand. Oh, very good, very good. Thank you. Thank you so much. Labas mo yan. Ikaw mag-serve sa labas, ikaw makakutumulong ka sa loob. Labas mo yan, Jenna. Sige po, Mr. Shim. Okay, Shim na lahat, ha? O, yan. Kumpleto na yung plato. Oh, good, good. Sindi na lahat yan, ha? Para umiinit na yung food. So, I have to go. Talk to you later. Hi, excuse me po. Sure, sure. Talk to you later. Kiss, kiss. Ano ba kayo? Okay. Excuse me po, sir. Well, I... Oh, yes. Sa inyo, ho. Thank you, Jenna. Yes, I cannot take alcohol anymore. Anak, I think oras na para isagawa mo yung plano mo. Oh, sure, Mommy. Okay. Good luck. Go now. Anong ginagawa mo dyan? Sisirain mo ang cake? Sisirain mo ang selebrasyon? Tapos ano, ibibintang mo na naman sa akin? Bakit, Jenna? Anong gagawin mo? Pipigilan mo ako? Just try me. Wag! Wag! Itigil mo yan! Tama na! Sik ka pa rin! Bakit? Gusto mo pa rin mabayin mo si Joshua? Tama na! Yun ba ang kala mo? Hindi mangyayari yun! Ilusyonada ka! Walang iyak! Walang iyak! Ano yun? Tama na! Huwag! Ano nang ginawa?
Sir Changi. Wala po akong kasalanan. Hindi na kayo nahiya sa mga bisita natin! Lolo, sinungaling yung babae niya. Huwag kayong maniwala. Inutusan ko lang siya mag-sabit ng lander doon. Dapat sinira niya yung cake. Sinadya niya, Lolo. Tama na! Sir, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Ikaw ang sinungaling! At tagal-tagal mo na akong pinag-iinitan. Ayaw mo sa akin. Kaya kung ano-anong ginagawa mo. Tapos ngayon pasasamay mo ako kay Sir Changi. How dare you accuse my daughter? Sabihin mo, masama talaga yung ugali mo! Tama na! Kahit di pa ganun katagal yung training natin, nakikita ko na yung bagsik ng kamao mo. Medyo kulang ka lang sa bilis eh, pero kung bubugbugin ka sa training, halimbawa sa footwork, bilis ng suntok, bilis ng ilag, tingin ko pwede na kitang ilaban eh. Talaga, Coach? Talagang ilalaban niyo ako? Eh, yun sana ang plano ko. Bakit? Kinakabahan ka pa ba? Hindi, Coach. Kayang-kaya ko ito. Dad, bakit hindi na lang natin siya isama sa rest house? Saka para makapag-focus kayong dalawa sa training niya, di ba? Di ba? Rest house? Teka, bakit nga ba hindi, ano? Lolo, totoo yung sinasabi ko. Yung si Jenna, nabistado ko lang siya dun sa kalokohan niya, tapos ngayon binabaliktad niya ako. Hindi totoo yan, Sir Jami. Hindi totoo yan. Ang buo ko yung binaliktad niya! Tumigil ka na, Jenna! Eto! Eto ang ebidensya sinaktan mong anak ko! Nagpapalusot ka pa? Hindi! Ako ang tinulak niya sa griller! Nakailag lang ako, kaya siya ang nasaktan! Tumigil ka sa kakasinungaling mo! Ano ba ikaw? Isang katulong ka lang dito! Alina! Tama na, sabi! Ako yung apo niyo eh! Ako yung nasaktan dito! Please, huwag kayong maniwala sa kanya, Lolo. Please. Jami. Alam mo ako kasi nalang. Mommy, just look at my hand. Kung hindi kayo dumating dito, siguro pati yung mukha ko napasok na dahil dyan sa babaeng yan. Just this once, Papa! Huwag ka naman magpabulag sa hampaslupang yan! Sir Changi... Tama na! Bakit mo nagawa sa amin ito, Jenna? Sir... Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon tuwing magkakamali ka? Tapos ito pa igaganti mo? Sasaktan mo ang apo ko? Sir, hindi po. Hindi ko po sinaktan yung apo niyo. Tumigil ka na! Pero sir, gusto niyo kong isabotahe yung party niyo. Tama na! Kahit ano pa ang kalukuhan ang gawin ni Ivy, ay wala kang karapatan na saktan siya! O sino man sa pamilya namin! Sir, makinig kayo sa akin. Makinig ko kayo sa akin, sir. At ginawa mo pa ito sa mismong karawan ng aking apo! Hindi ba alam na napakahalaga sa akin ang gabing ito? Sisirain mo lang! Sir, hindi ko kinis na yung nangyari. Ayaw na kitang makita sa harapan ko! Lumayas ka na! Layas! Pauwi ka na? Oo, hinihintay ako ng kapatid ko eh.
Kung gusto mo, isama na lang natin yung kapalitin sa rest house. Ay, talaga? Okay lang ba? Oo naman! Ikaw pa. Oo nga pala, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ng best friend mo. Si Owen talaga, oh. Hey, huwag mo magalit sa kanyo. Ako naman ito nagtanong yun. Masa Benjo, ah. Gusto ko lang malaman mo na I'm always here for you. Kailangan ko lang mo, eh. Ito lang. Masyado ka ng stress out, eh. Mag-relax ka naman. Darling, salamat, pero kailangan ko na talaga mo, eh. Salamat. Hindi mo ba ako narinig, Jenna? Ang sabi ko, umalis ka na! Lumayas ka na! Sir, parang awan mo na, sir. Wala ko umalis sa trabaho. Sir, sabi, parang awan na. Pinapatalsik ka na, Jenna! Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa amin! Mabilit, huwag niyo naman po ako umalis sa trabaho. Huwag narinig mo ba? Umalis ka na! Umalis ka na! Sir! Stop! Go with me, Joshua! Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa babaeng ito, ha? Sinaktan niya ang anak ko at hindi ko na mapapalampas yun! Sige, sir! For all I can, lumayan! Sir! Bawal! Ayoko nang makita ang pagbumukha mo kaya magbabalik dito, ha? Balik ka pa rin na balik! Wala siya ka! Gusto mo talaga ipagsikikan lang sarili mo sa amin! Ivy, be sure to take your antibiotics to prevent the infection. Mahamak talaga yung Jenang yan eh. Napakawalang modo. Huwag siya magpapakita ulit sa akin kung hindi ako mismo ngungudgod ng mukha niya sa griller. O, nakita mo na ka pa? I was right all along. Wala talagang magandang gagawin yung Jenang yan. Kung naniwala ka lang sa amin ng dalawa ng apo mo, di sana hindi nangyari to. Kaso, mas kinampihan niyo pa siya ng kinampihan. Kaya lumalaki yung ulo ng Jenang yun dahil alam niya napapaikot niya kayo eh. Violeta, nangyari na nangyari. Magkakatsyang ka man dyan na parang tsonggong gutom, hindi nagagaling ang sugat ni Ivy. I'm concerned for her as much as you are. Kaya huwag na tayong magsisihan. Malditang yun. Pero ma, kung isipin nyo, para na rin blessing in disguise ang nangyari. Yung sa bagay, evidence enough na rin yan para magalit sa Changi ko sa Jenna mo. Kuya Benjo, nasabi mo na ba kay Ate Jenna na lalaban ka sa boxing? Hindi. Hindi mo pa sinabi? Yeah. Kasi, Bebeng, hindi ko alam kung paano kami magkakausap na Ate Jenna mo eh. O kung kakausap pa ulit kami. Eh, kung hindi kayo mag-uusap, eh paano mo malalaman kung anong mangyayari sa kanya? Baka, hindi ko na kailangan malaman, Bebeng. Baka, hindi na rin niya kailangan malaman kung ano nangyayari sa buhay ko. Siguro hanggang dito na lang kami ni Jenna. Ligpitin mo na yan. Hey, Joe! Joe! Aba, kanina ko pa kayo hinahanap, ah. Saan bang, ano nyo, lakad nyo?
Magti-training si Kuya sa resort kasama ang coach niya. Lalaban na kasi siya. Talaga, Benjo? Baka ano, pwede naman ako sumabit niyo sa lakad niyo. Huwag na. Baka kung ano pa ikwento mo kay Darlene. Aba, kasalanan ko bang nakikichismis yung babae niyo sa buhay mo? Ano? Sino ron daw ba makakalaban mo? Hindi ko pa alam, Brad eh. Pero isa lang sigurado. Wala nang atrasan to. Yan, gusto ko sa'yo, Benjo. Ay, gusto ba yung gamit mo, Beng? Ano yan? Favorite talaga ni Sir Changhi at saka ni Joshua si Jenna. Ay. Kasi ibabalik ba nila yung bata kung hindi nila nagustuhan yung serbisyo, di ba? Mm-mm. Tama. Ay nako, buti pa nga si Jenna. Lapitin ng swerte. Aba, eh kanina ba naman magmamana yung batang yun? Eh di sa ninang niyang ubod ng pretty phone. Sa'yo? Ay, yung customer. Ganon. Hindi ko naman sinaswerte eh. Eh ba't hanggang ngayon nandito ka pa? Hindi, pero alam mo, nararamdaman ko suswertehin talaga si Jenna. Tapos, pagka nakaahon niya sa hirap yung bata na yan, tsaka yung nanay niya, hindi nila ako makakalimutan na magmado. Ikaw na naman. Sasama talaga nila ako. Oy, oy, Ada. Mainam ke. Ada. Alam mo, huwag masyadong mataas yung pangarap mo. Huwag kang masyadong umasa, ha? Kasi yung sinasabi mo, Jenna, hanggang dyan lang siya talaga kung hindi servidora, janitress. Tsaka yung mag-iinang yan, hindi na yan makakaahon dahil lubog na yan sa ganitong klaseng buhay. Alam mo, madam, lagi na lang ikaw nakakontra sa akin, eh, sa amin. Mm. O ganito na lang, gusto mo, madam, magpustahan tayo. Oh. Pag-uwi ng batang yan ngayon, may dalang magandang balita yan. Ha? Sige. Gana. Eto ha, baka mamay pag-uwi niyan, sabihin sa atin, siya na ang may-ari ng restaurant na pinagtrabahuhan niya. Bongga yun. Oh. Sige. Oh, pustahan tayo, madam. Natin. Jenna! Jenna! Jenna, anak, sus Mario, sa pang nangyari sa'yo? Yeah. Ay, wala sa'yo, anak ko! Jenna. Ada, yan ba yung sinasabi mong aahon sa hirap? Jenna, anak ko, ano nangyari sa'yo? Ay, anak ko! Hindi kanila dapat ginaganito, Jenna. Anong klase mga tao yung mga amo mo? Ikaw na lang lagi ang pinag-iinitan nila. Bakit ikaw? Ikaw na walang kalaban-laban. Jenna. Anak. Ano ba pwede kong gawin para mabawasan yung sakit na nararamdaman mo? Ano pa bang pwede natin gawin, Inay? Ano pa ba kulang sa ginawa ko? Nangangarap lang naman ako maging chef eh. Nagsisikap naman ako. Maayos naman ho ako nagtatrabaho. Sinusulit ko naman ho yung bawat pagkakataon na binibigay sa akin. Pero hindi. Bakit ganun? Bakit may mga tao na naayaw tayong pumasenso? Bakit may mga tao na ayaw akong sumaya?
nanay ko. Kung ano pa yung masakit doon. Sa Changi. Sa Changi pa po mismo yung nagpalaya sa akin. Sir Charlie pa po yung mismo nagalit sa kanina. Nakuha ko ng electromyography test na ginawa kay Ivy, Miss June. Normal naman ang results. Walang nerve na damage whatsoever. Are you sure, Doc? Yes. Wala kayong dapat alalahanin. Itutuloy lang natin ang antibiotics and change of dressings hanggang sa maghilo ang sugat niya. But will she have scars or anything like that? That we still have to see. In the meantime, Ivy can go. Thank you. Iwanan ko muna kayo. I still have other patients to attend to. Ano, anak? Nakahanap ka ba ng mapag-a-apply ang mong trabaho dyan? Inay, wala po eh. May aalis na lang po ako. Magtatanong-tanong po ako sa bayan. Mamaya na, ubusin mo muna to. Hindi ka dito. Sige na. Ubusin mo yung pagkain mo. Sarap, anak. Kayo mo nagluto? Jenna, suku ka na? Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, tigilan mo na yung mga pangarap mong yan. Dahil wala ka namang mapapala dyan eh. Tsaka tigilan mo na yung ilusyon mong yan dahil sige ka, tatanda kang naghahanap ka pa rin ng trabaho at lalong mas walang tatanggap sa'yo. Alam mo, mauntog ka na nga ha. Tigilan mo na nga yung ambisyon mo na maiba sa amin. Huwag ka nang mahiya sa sarili mong aminin mo na dito rin ang bagsak mo, sa kasa ko. Di ba? Peste talaga yung Jenang yan. Ang laking abala nitong nangyari. E paano na lang kung na-damage yung kamay mo? Paano ang karir mo? Paano yung mga pangarap ko sa'yo? God, relax, ma. Hindi ko pwede pabayaan na lang yung ginawa niya, no? She has to learn her lesson. She has to learn it the hard way. Anong ibig niyang sabihin? Hindi pa ako tapos sa kanya. Ang ganda talaga dito, Kuya Benjo. Mas masaya siguro dito kung nandito sa Ate Jenna, no? Kamusta na kaya yun? Hindi na kasi kami nagkikita at saka nag-uusap eh. Baka nakahanap na yun ng ibang babae, hala. Hindi na nga eh. Tamo, nag-aalala-alala ka dyan ngayon? Ano? Pinakulong ni Violeta si Jenna? Na-aresto ka namin. Kasalang serious physical injury. Ano? Isang nagangalang Ivy Jung.